Hello, what's up guys? So, andito tayo ngayon sa Motor Ace kasi ipapakita ko sa inyo ngayon yung mga nagbago dito sa ating motor na Sniper 155. Ayan, kung natatandaan nyo nung karaan ay kulay black itong kanyang side fairings. Ayan, so tinanggal ko na ulit guys kasi balak kong ipa-repaint ito. Ayan, so yung iniwan ko lang na kulay is itong kulay yellow sa harapan, yung front fairings niya at saka front fender and yung kanyang visor. So, kung natatandaan nyo, nagpalit tayo ng telescopic sa harapan, MHR yung version. So far, okay naman yung kanyang performance. So, nagpalit din tayo ng spacer, gold, and naglagay din tayo ng gold na axle. And hang din to siya guys. So, left and right po yan. So, ito yung sa kabila. And napag-gold din yung kanyang up and right. So, nagpalit din pala tayo ng ating brake lever. So, nung nakaraan is naka-Hero yung brand niya. So, ngayon is naka-RCB na po. Ayan, kulay black. Mas maangas tignan. So, left and right na po. Ito siya guys. So, nagpalit din pala tayo ng side mirror. So, hindi na stock yung side mirror niya guys. Ayan, pero pasok naman to siya sa standard ng LTO kasi 4 fingers yung kanyang salamin. Ayan. So nagpalit din pala ako ng hand grip na standard. So aftermarket na to siya guys kasi nilagyan ko siya ng hold bar and hang bolt. So tinanggal ko lang kasi natatanggal siya guys. So ilalagay ko lang siya ulit. Left and right. So, ano pa ba yung pinalitan ko dito? So, yung muffler pala natin guys is binalik ko sa stock na muffler kasi namimiss ko yung tunog ng stock. Ayan. Pero ginamit ko yung kanyang cover na MDR1. So, stock na yung pipe na gamit natin ngayon guys. Stock muna tayo. So, yung ating sprocket pala guys is pinalitan ng ating 1448. Ayan. Gold yung kulay. Naghanap sana ako ng black pero naubusan. So, gold na lang muna. And yung gulong natin guys, 8090 sa likod. Then 7090. Pang Raider yung size nitong gulong guys. Then naka RCB slim bags rin po ito. Ayan. So ano pa ba yung pinalitan ko dito? So yung bolt nga pala dito sa my caliper. Ayan. Ito. Pinalitan ko na rin ng gold bolts. Hindi ko lang alam anong size. Then, nagdagdag rin ko pala ako ng gold bolts dito sa loob ng aking upuan. Ito. Tinanggal ko yung cover dito guys. So, nilagyan ko siya ng gold bolts. At least maganda tignan. Alright. So, hindi daw klaro. Pero at least alam ko may gold bolts dito sa loob. So, yung upuan natin, same pa rin nung nakaraan. Then, spark ko na towing trap. So, ano pa ba yung mga pinalitan ko dito guys? Ayan. So, ayan guys. Pininturahan ko rin yung aking bracket. Ayan, na kulay black. Kasi, nakakulay kalawang to siya last time. So, medyo pangit na tignan. Kaya, pininturahan ko na rin. Yung aking brake master nga pala guys is RCB. Ayan, nakatago. Then, itong mga bolt na to guys is papalitan natin yun ng gold bolts. So, kapag may budget na tayo, papalitan na natin. So, yung brake hose ko nga pala guys is papalitan natin yan. Kung may budget na tayo, itong banjo bolt, yan, itong hose, papalitan natin yan. Then, ito rin sa harap na banjo bolt, and itong hose, papalitan din natin yan. So, yung emblem nga pala guys is napalitan na yan ng medyo 3D, yan. Ayan, kung nakikita nyo, medyo 3D na siya. Alright. So, yung bracket nga pala ng aking MDL, kapag nagbabounce yung aking telescopic is natatamaan dito. Ayan, kaya medyo nagagas kasi itong fairings, guys. So, okay lang, papalitan natin yung next. So, yung swing arms ko nga pala, guys, is pinalitan ko ng RCB. Ayan. Hindi ko alam po anong version to, pero second hand ko lang to nabili. Ayan, kung nakikita nyo may mga gasgas yung guys. Pero so far, okay lang naman. Wala namang crack or bengkong.
Yan. So nilagyan ko rin ng shock lifter itong shock ko guys, kasi mababa yung clearance ng shock na to or ng swing arms. Yan. So itong mudguard papalitin din natin dyan. Alright. So yun lang yung mga napansin ko dito guys so far. May gusto kayong comment or i-suggest na ilalagay dito sa motor, so please comment lang guys. Alright, so that's all for today's vlog. Bye bye.